Magandang umaga mga kadiskarte Pinoy. Ang gagawin ko ngayon ay magwa-wearing ng spin dryer. So, dinala po ito dito ng may-ari. Puro ngat-ngat na ng daga. Hindi ko na po pinakita yung mga ngingat-ngatan dahil putol-putol na talaga. So, babaguhan natin ang wiring at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-wiring. So, kung bago ka pa lang guys sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. So ayan guys, bago ko simulan ito ay shout out muna kay Princess Magdadaro. Ayan guys, ang kanyang channel. Buntan nyo po siya sa kanyang channel at pakisubscribe na lang po. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. So ngayon guys ay sisimulan ko na ang pagwa-wearing ng spin dryer. Una guys, ay sisimulan muna natin dito sa spin, dito sa timer or spin timer. So yan, dalawa lang po yan. Dalawa lang yung wire. So ang gagawin natin ay lalagyan na natin siya ng wire. Madali lang po ang pagwa-wearing nito guys. Kailangan niya lang tandaan kung saan mo kung saan niya kakabit. So yan guys, ikakabit ko na o ikukunik ko na dito sa isang wire. Ayan, kukunik na natin siya guys. Magkabilaan, okay lang siya. Magkabiliktad kasi switch lang naman to. Switch. Ayan, okay na siya. So ayan guys, naikabit ko na at lalagyan ko na rin ng electrical tape. At mamaya guys, gagawa ko ng diagram kung paano ito kinakabit o saan pumupunta yung mga wiring niya. Pero ngayon ipapakita ko rin din sa inyo kung paano ang pagwa-wiring ng spin timer. So ayan, lagyan na natin yung isa. Yung isa naman. So ayan, nalagyan ko na. Ikot lang natin dito. So ayan guys, nilagay ko na yung takip. Ang gagawin naman natin ay pupunta na tayo doon sa motor. So para may wiring na rin natin yung motor. So ayan guys, na lagyan na natin ng wire yung spin timer. So pupokus naman tayo papuntang motor at kapasitor. Ito na natin pag samasamahin yung wiring. Kukuha tayo dito ng isa. Kukuha tayo ng isa dito, galing timer. Kukuha tayo ng isa dyan, yung kulay blue. Tapos ilalagay natin sa dito sa power cord. Power cord dyan, galing sa power cord na wire. Ngayon yung papunta na saksakan. Ang isa galing power cord at ang isa naman galing sa timer o spin timer. So ayan, okay na siya guys. Kukuha tayo yung wire o yung galing, yung kabilang wire. Ito yung galing sa power cord. Ayan, power cord dyan guys. Kung titignan nyo yung pupunta ng power cord na wire or yung power cord mismo. Tapos kukunin natin yung white. Yan yung white galing doon sa motor. Yan yung white. Yan, idudugtong natin dito. So ayan guys, nadugtong na natin. Ang gagawin naman natin, ito yung galing timer, yung isa, isang piraso. Idudugtong din natin dito sa isang piraso galing motor. Isa galing spin timer, galing spin timer, at isang piraso naman sa galing sa kapasitor. Ayan, sama-samahin natin yung tatlo, at isa naman galing sa motor. So ayan, didugtong natin guys. Kung makikita nyo siya,
tatlo, isa, dalawa, tatlo. So, makita nyo yan guys, mamaya i-drawing ko din para makita nyo ng maigi. Tapos may natitira siyang isang wire. Ayan guys, may natitirang isang wire na kulay pula. Tapos isa rin dito sa capacitor. So pagdugtungin nyo na lang yan. Ayan, dugtong na lang yan. So ngayon guys, na ano na natin, nalugtong na natin ka. Ang gagawin naman natin ay lalagyan na natin ng electrical tip. Kailangan guys, tama yung paka-connect nyo sa isa't isa para hindi magkaroon ng problema, hindi sumabog. Mandel. So ayan guys, nalagyan na natin ng electrical wire na balutan na natin lahat-lahat. So ang gagawin naman natin ay ititester natin. Huwag nyo muna natin isasaksak panigurado. Kailangan natin itester muna. So ayan, ititester muna natin siya guys. Gagamit ulit tayo guys ng analog tester. So ayan, paniba, ano, gaya ng dati, lalagay mo lang dito ang power ang isang test probe magkabilaan, tapos yung ano nya nasa X10 or X1 na rin, depende, basta ito kasi resistance reading ang tawag dito kapag wala pang kuryente. Tapos guys, ayan, pipihitin natin yung timer. Ayan, kung nakikita nyo siya guys, may reading na agad siya. Well, may reading na. So, success yung ginawa natin. Papatayin ko para makita nyo kung bumalik sa dati yung depletion or nagpunta sa infinity. Papatayin ko. Bubahayin ko yan guys. So, yan. Nag-loss. Ayan guys, okay na. Mayroon na tayong nagawa na natin ng wiring yung spin dryer. So maya maya lang ay ibibigay ko sa inyo yung diagram ng or wiring ng spin dryer. So ang gagawin naman natin ngayon ay kailangan natin balutan to. Check na rin natin yung motor, baka maluwag yung ano, yung basket. Check na rin natin. Okay naman yung motor, hindi naman siya maluwag. So ang gagawin natin ay lalagyan na natin ito ng plastic para hindi siya mabasa ulan o matilag siya ng mga tubig. Ganun lang guys ang pagwawiring ng spin dryer. Subaybayan nyo guys yung wiring diagram. Sa uli na lang, tatapusin ko lang to para saan lang. So yan, lalagyan muna natin to na plastic.
So ang gagawin natin ngayon ay isasaksak na natin tong spin dryer. Saksak na natin sa kuryente. Ayan guys, saksak na natin. Ayusin lang natin para hindi siya tumalun. Para hindi malaglag dito. Medyo at balas dito sa pinalalagyan niya. Ipat ko lang dito. So ayan guys, sasaksak ko na. Tapos pipihitin ko na yung timer. Ayan guys, para makita nyo yung mismong basket. Okay na siya guys. Okay na, nagawa na natin. Ay bago natin, bago nga pala tapusin to, ay shout out muna kay ano, kay Princess Magdadaro Vlog. Ayan guys, yung kanyang channel, supportan po natin siya. Ang kanyang mga content ay pagmumukbang at iba-iba pa. So ayan guys, ngayon ito na po yung wiring diagram. Tingnan nyo na lang po yung wiring diagram. Ayan, nakalagay na sa taas. So ayan, maraming maraming po salamat sa inyong pagsubaybay at sana po ay nagkaroon kayo ng kaalaman tungkol dito sa pagwa-wiring ng spin dryer. Maraming maraming po salamat at ingat po kayo. God bless you po.